Natatanong nyo mga ka-channel, siguro natatandaan nyo ito. Ito yung aking 9S, 3S and 9 and 10P. Ngayon, minodified ko siya. Ginawa ko siyang 4S and 10P. Yan po siya. Yan ang kanyang connection. Negative and positive. Naka-parallel po siya. Yan ang aking mga fuse wire. Ito, negative and positive. Ayan. Yan ang aking mga fuse wire. Lagi ako nagko-connect ng fuse wire. Kasi, sabi nga ni Sir JF, lagi tayong maging safety. Ito ang kanyang likod. Yan, ito ang ating main negative. Yan. Ito ang ating main positive. Ito yung kanyang negative positive. Di ba't naano nyo sa likod? Yung dalawa ay naka-parallel. Ito naman ay inano natin sa gitna. Ayan. Ayan po siya. And then, sukatin natin ang kanyang boltahe. Bali, ang connection niyan is 4S and 10P. Ayan, mahirap pag walang ano eh. Pag walang 4, hindi ka ano, nagpa-fluctuate, hindi ko masyado madiin yan. 14.15 ang kanyang voltahe ng 4S and 10P using 18650. Yan po. Bali, binaklas ko yung isang aking ano, yung 3S and 5P. Pinagsama ko na siya kasi hindi ko na naman siya nagagamit eh. Sayo, meron pa nga akong isang 3S and 5P pa rin kasi ano yun, may ano siya. Paparapol na lang natin yun sa December. Eto, naisipan ko lang namang mag-upgrade. Naisipan ko lang ano, magbuo ng 4S sa 18650. Titignan ko ngayon kung gaano ang itatagal nito sa aking electric fan na 12 volts DC. Kasi yung 3S and 10P nung maano nyo sa aking mga unang video ay tumagal siya ng 7.5 hours yung ano yun ha, 3S and 10P. Eto mas marami to. Siguro dapat ay mahigitan niya yung 7.5 hours ng 3S and 10P. Kasi ito ay actually parehas naman sila ng ano, AH, same ano sila. 20 AH, ito 20 AH din. Pero mas maano to, mas marami ang battery niya kaya dapat mas mahigitan niya yung 7.5 hours na record ng aking 3S and 10P. Yan po, pinakita ko lang sa inyo ang connection ng ating 4S and 10P. Sa mga nagtatanong dyan, ayan na. Yan ang connection. Hindi ko pa siya nakakabitan ng BMS. Pero may BMS ako rin, marami akong BMS. Mga nakapag-stack na tayo. Testing ko lang ngayon siya kung gaano ang itatagal niya or mas ilan ang oras ang mahihigit niya kay 3S and 10P. Kaya naglagay na ako dyan ng mga connector. Yung sa kabila, for charging yun. Ito ang discharging. Kasi itry ko din na gamitin tong power bank as my power bank kasi yung aking 120 AH na gel type and lead acid is
ano siya, actually ano naman, hindi ako satisfied sa performance niya kasi yung ang gamit niya nga lang ay router and dalawang DC pan. Tumatagal naman siya ng hanggang umaga pero ano siya, sumasagad siya ng 11.5 volts sa umaga, mga 7 AM. Hindi naman siya nadidrain. Actually, hindi naman siya, ano. Pero, sa 120Ah na ganun kalaki, ay dapat mas, ano siya, hindi siya bababa ng ganung voltahe sa load niya ng dalawang DC pan eh, isang router. Kaya, itry ko tong aking 20Ah na 18650 na same load and same procedure na gagawin ko, yung starting niya ng starting time niya ng ano, paglo-load. Ano muna, ipo-full charge ko muna ere and then sa ako siya isa ite-testing dun sa aking naka-setup na upgrade dun sa kabilang bahay. Pinakita ko lang po sa inyo yung connection ng ating 4S and 10P kasi marami nagtatanong sa atin na pwede daw bang gawing 4S ang 18650. Pwede, bakit hindi? Ayan o, nakita nyo naman. Nga lang, syempre mas mataas yung output voltage niya compare mo sa 3S kasi nga ito is almost 14.5, hindi pa yan full charge. Ang full charge niyan ay aabot kasi 4.2 times 4, maximum yan ha, 8.4, 16.8 ang ano nito, maximum full charge 16.8 yung 4S. Kaya tingnan natin kung ipo-full charge niya tomorrow kasi ngayon hapon na, alas 4 na yata, I think 4 na nga eh, wala nang araw, ano na pala palubog na ang araw, hindi na natin maipo-full charge to, bukas na lang siguro. Pero gagamitin ko na siya ngayon sa aking DC pan kung ilang hours ang itatagal niya. Start ko na mamaya and then ay record ko na lang kung ilang oras ang itatagal niya. Ayan po, pinakita ko lang sa inyo ang connection ng ating 4S and 10P. Nakahina lang po yan kasi wala naman tayong spot welding eh. Kasi hindi naman ako ngayon nakapokus sa pag-assemble ng power bank. Ang gamit ko ngayon ay puro na ano na siya. Puro prismatic na ang ginagamit ko ngayon sa mga 32650 mga bolted. Kasi nga wala nga akong panghinang spot weld. Saka ayoko na maghinang. Gusto ko mga bolted na ang ginagamit ko ngayon. At saka mga prismatic. Pero dito ako natuto. Dito ako nag-umpisa. Itong mismong product na ito. Itong 18650 na ito. Ay dyan ako nag-umpisa. Actually, nag-umpisa pa nga ako dyan sa tatlo laang eh. Tatlong piraso. Ginamit ko siya sa backup ng router. Tinignan ko kung na pag nag brown out ay kaya niyang supplyan. Kaya naman yung tatlong piraso nito, yung 3S. Na-try ko yun nung una nung ako'y nag-uumpisa pa lamang. Ito ang mismong ginamit kong yan kaya
very unmemorable to sa akin itong mga 18650 yan. Ayan. Mayroon pa ako natitira doon na 3S and 5P na buo. Yun ang pararapol natin by December. And then ito ay bahala na kung ano, kung iparapol din natin sa December or pag naisipan ko na namang baklasin yung isa, ay idagdag ko na lang siya rito sa aking ano, itong 10P na ito, yung aking 3S and 5P. Actually 15 yun eh, 15 pieces. Bali 3, 4, 8, 12, 16. Meron pa naman ako doon, magiging ano to, 14P. Kung i-add ko siya rito, 4S and 14P. Bali magiging ano siya, 28AH. Kasi 2000 milliamps to mga ito eh. 28AH. Ito ngayon ay ano siya, ano to, 20AH to. 20AH yan. Tinuro ko naman sa inyo yung kung paano mag-compute ng AH or ampere ng mga battery pag nag-assemble ng battery bank sa akin mga video. Ayan. Ayan. Connection niya. Malinaw na malinaw ha. Yung nga lang naka-spot weld lang tayo. Ay, spot weld. Baka hinang. Kasi technician tayo kaya mahilig tayo sa hinang. Yan po, pinasilip po lang sa inyo ang ating 4S and 10P kasi ngayon ay araw ng Sabado, araw ng pamamahinga sa piling ng ating Panginoon, at medyo nagre-relax tayo. Habang nagre-relax ay naisipan ko siyang gawin yung aking, itong dalawa ay binaklas ko nga. Ayan, kaya siya naging 4S and 10P. Yun lamang po mga ka-channel. Abang-abang na lang po kayo sa mga susunod ko pang video and ang ating tutorial na calculation of circuit breaker naman tayo ngayon between battery bank and inverter. Ayan po mga ka-channel. Sige po, hanggang dito na lamang at magandang hapon po muli sa inyong lahat. And to God be the glory. Bye-bye.